So, dami po lilinisin dito for sure after. Magulo na po talagang kalat na. Ayan po, oh, ayos na yung kisa mo dito sa may kwarto. Ayan po, unti-unti na po may lalo pong gumaganda dito sa bahay. Nakakatawa. Sobrang nagagandahan na si Rob dito sa bahay. Nakakatawa at nagustuhan niya. So, ang messy dito. Talagay dito yung mga sapatos. So, ito po, nagpipili pa ako ng color para sa walls, sa mga rooms. Nice! ganda ng napili ko. Yeah, talaga ba? Ako napili niyan eh. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel! So, for this video, ito po ay isa sa mga requests po ninyo. So, may mga ilan din pa akong nabasa na nag-request ng part 2 ng aming house renovation. So, ayun po, may konting progress naman na po dito sa bahay. Pero, hindi pa po ito tapos. Actually, iba po, hindi pa po talaga tapos dito. Marami pa. So, ipapakita ko lang po sa inyo yung mga ibang parts na medyo naayos na. At yung mga may tapos ng parte dito sa bahay. Nice. So, ayun po, actually, excited na rin po ako na matapos po itong house renovation na ito. So, ang mga ayusin po dito is syempre bagong pintura kahit po dito sa loob po and rearrangement po ng ibang parts po dito sa kwarto at yung mga mapabawas or madadagdag po dito sa bahay. Meron na rin po kami nakausap na mag-interior design po dito sa bahay which is tita po ng aming church mate. Sa lahat po maging maayos na po dito sa bahay and well, actually, ang gusto po namin nira dito sa bahay ay minimal design lang. So, parang minimalist. Yun lang po ang gusto namin dito ni Rob, tsaka para mas malawak. So, yun po, excited na rin po ako matapos ito. And sana po mag-enjoy po kayo sa video na ito. Ayan po. Na-remove na yung sa terrace na bakal kabilang side. Ayan po, pinuputol na. Yung sa kabilang side yung natanggal na. Stainless na po yung ipapalit dyan. Para po hindi na nabubulok. So, ayan po. So far, ito po yung update dito sa ating dirty kitchen. Naikabit na po yung ilan sa mga aluminum cabinets. Ayan po. Yahoo! So, napaputapos dyan. Medyo sinisil pa daw po yung ibang part. Mga ganito po. Nampong yan dyan. Saka dito po. Nice. Tapos wala pa po yung sa baba, di pa po kompleto. Sobrang dami po dito kasi nagkabit po ng kisame, yan. Hardy flex, saka nagpabili rin po tayo ng manhole dito po. Ito po yung takip. So, yan. And also kung napapansin niyo po nakatanggal yung ano dati, yung frame ng pinto. Medyo nag-ano po kasi nagtikal kaya hindi na nasasara yung door. Which is kailangan daw po, parang papakuin daw po yan mga gilid bago ikabit ulit yun. So, dami po lilinisin dito for sure after. Ayan po, ang ganda na! Konti-konti na lang, tapos na po ang ating railings na stainless dito po sa terrace. Ayan po. Kainitan yung gawan ko. Ganda. Ganda na, nakakatuwa. Ito na lang po pala yung last part na kailangan tapusin. Ito po, nalagyan na ng waterproofing. Pero, papa-roof guard na white ko rin po yan para uniform ang color. Kasi kulay pula po ito dati. Ito po yan sa may labahan area. Yan, tapos ito na po yung bako, dataasan na. Tapos yun na lang po kabilang side. Nakapagpaalam na po tayo sa kapitbahay natin na tataasan. So, pumayag naman po sila. Up to 4 nice. Na pangtong. Hindi naman ito ganun kakulong sa area nila sa Osmarin. So, ito na po. Kung nakita niyo ang ganda na po ng ating landscape area. Kanya po may flamingo, may asawa. Ayan. Sana all. Na po yung natapos. Ayan. Ganda na. Doon. Ayan po. Kompleto na. Okay. Ito. Ayan. Ayan. Yeah. Nice. Magbulo na po talagang kalat na. Ayan po, oh, ayos na yung kisa mo dito sa may kwarto. Wala na po yung parang nakita niyo mga lumot-lumot. Molds. Nice. So, dito po yung nalagyan ng sa manhole. Ayan, and inaayos po yung dito sa CR. Ito po yung waterproof. Since yan po yung tumutulo dun sa dirty kitchen. Oh. May leak, kaya yan po. So, yun.
Ang ano pala, kalikabok. Ayan, okay na din dito. Dito sa may CR sa taas. Nice. Ayan, magdatanan. Palit, napalitan na rin po ng isam eh. Yes po? Yung mga bakit din po yun. Opo, yung yan. Napalitan din yan. Kakat daw yan eh, sabi ni ano. Ni Kuya June. Oh. Ayan. Ito po. Usap namin si Kuya June. Siya po yung forma namin dito. Yahoo! Ayan po, unti-unti na po may lalo pong gumaganda dito sa bahay. Nakakatawa. Ayan na po, nataas na po yung bakod. Nice. Ayan po, saglag. Pa-final coating na po tayo dito sa harap. Kung napapansin niyo po, mas maganda na yung pagkapintura dito. Sobrang nagagandahan na si Rab dito sa bahay. Nakakatawa at nagustuhan niya. Ayan po, maganda na masyado ng paint. Pagka-finish. Sobrang linis na. Maganda. Wow! Natapos na rin yung ano, last time kasi yung parang bilig yung sa top na huli. Kinulang ng stainless. So ayan, kompleto na. Nakakatawa. Ayan, ito napapansin nyo po, ganito po yung pinili namin kulay dito sa labas para talagang bright at pansinin. So ganyan din po yung magiging kulay sa loob hanggang doon sa may ginagawang bagong bako doon sa, o yung pinataas sa bako doon sa may pool area. So ganyan po magiging tsura nito. Papalitan lang po yung mga lights dito. So nakabili na po kami niyan dati pa. So ayan. For ganito na po ang progress ng bahay. Nakakatuwa. Ang ganda sa mata. Nice. So ayan po. Nakabit na yung aluminum cabinets po sa baba. Yung dito hindi pa. At ikakabit na po yung pinto. Oh yeah! Inayos. So, hi baby ko! So, ito po, oh, pinuti na po yung dito sa may pink na kwarto. Nagyan na siyang puti. Ayan, so primer pa lang yan. Kasi iniisip pa namin ni Rob kung ano yung nagiging kulay nito. Pati ito, papapalitan ko sa cabinet. Ito pa lang napipinturahan. Ito, hindi pa po nare-retouch kasi may mga bakbak na po at palitan ng pintura tulad noon. So, napapansin niyo po nung pipintura na dito. Primer pa lang po yan. Tapos mag-gloss po tayo. And then sa rooms, yan po. Pinuti po ng maayos. Ito po, papalitan po ng color dito. Dito rin. Ito po, dating pink, white na po siya ngayon. Maliwalas na. Pero napipili pa ako ngayon ng pinturang ipapalit dito. Tapos dapat match pati yung sa cabinet. Kung napansin nyo, nawala na po dati yung mga parang tanggal na ano, article na mga pintura. So, pantay na siya. So, ayan ang kalat pa ngayon dito sa bahay. So, nagpiting. Tsaka may mga palitan na rin po kaming lights. So, baka palitan po namin yung mga ganyang lights namin. Tsaka doon sa sala. So, ito po. Nagpipili pa ako ng color para sa walls. Sa mga rooms. Dito sa kwarto namin ni Rab. Except po dito. Ito po yung napili kong wall color. Ito yung pintura. Ayan, itong calamities. Yung gray sa wall lang, tapos puti pa rin ang kisan eh. Para maaliwalas pa din siya. So, ito po, napinturahan na po dito sa isang kwarto. Yung dating color pink. Ayan, ito po yung napili kong color. So, yung itsura niya. So, hindi yata masyadong pansin sa video kasi medyo madilim na po dito. At also, lahat po ng mga ilaw po dito ay palitan na. So, may mga orders na rin po akong palitan para dito. Yung pong sa interior design po natin. Meron na pa akong kausap para sa mga lights. Yung po sini-scheme. Dito po, oh. Ito po yung mga pinto ng cabinets. Yan. Kinulayan na nice. Medyo. Yung medyo grayish na pinili ko. Ayan po. So, ang messy dito. Kalagay dito yung mga sapatos. Ayan, saka kinuveran ng mga dryer yung pong mga lalagyan dito ng shoes. And eventually, kapag naayos na po doon sa room, kapag nagawa na po yung extension na pinaplano namin ni Rab, ay lilipat po doon lahat ng mga shoes. Saka yung shoes ko po para clear po dito at magiging mini sala din po dito sa taas. Wow! And kung napapansin nyo po yung mga ganito po mga bakal na nagkaroon ng mga marks ng kalawang, pinturahan na din po yan. Nice! Yun po yung napinturahan na doon sa kwarto.
mapapansin nyo po, ayan, pinturahan na po. And ayan, kung napansin nyo po, ano, finish na po yung dito sa tinaasang bakod. Ayan po, so, dito na lang pong parte yung ito, ang hindi pa, yan sa may dulo. So, yan po. Ay, after yan, pipinturahan na po yan. Nice. And also, meron din po ako na piling ilaw na ikakabit po dito sa may stairs namin po. Chandelier siya. So, simple lang siya, pero elegante naman ang dating. So, yun po yung napili ko. And pinakita ko naman kay Rab na gustuhan niya. Yahoo! So, yun po. Parating na rin po yung lights. Halos maliwala sa talaga ang dating ng bahay eh, saka malinis. Kaya na, nakakatawa rin. Okay. Ayan, so dito po yan nilalagay, yung chandelier. So actually, busted na yan. Wala nang ilaw. And, ayun po, dito na. Kaya ang ilalagay po dyan yung chandelier. Yan, dito po. Para kahit paano may buhay dito sa area na ito. And yan din po yung suggestion po kasi nung nag-interior. So yun po ang plano dyan. Nice. Yan na po yung mga natanggal na tiles and papalitan na rin po yan. So, may nabili na po mga bagong tiles. Halos same color lang naman din po nito. Kasi mga ano po yung tikal na, pag natatapakan eh, nauga-uga na. Dati po kasi dito, winawash dito. So, pinasok na ng tubig yung ilalim ng tiles. Ito, inaalagaan yung mga tuta dati nila kali. So, talagang everyday nagbabal di dito. Kaya siguro nagtikal yung ibang tiles. And since luma na nga. So, even before pa naman doon, talagang may mga tikal ng tiles dito. So, kailangan talaga siyang palitan. So, ito po yung mga tiles na ipapalit dito. Nice. Yung portion po na ito ang palitan talaga. Yan dito. The rest naman po, okay naman po yung mga tiles eh. Dito lang talaga may mga nagtikal. Yan, so ito po yung napili ko pong color dito sa dining area. And ito rin po yung nagustuhan ni Rob. So, para may maiba pong color sa parte ng bahay. So, ito po yun. So, ito pong lining na to, matikira siyang may iwan ng white. Then the rest po ay, parang pomelo ang kulay niya. Tapos, yung white na sini. Tapos yun po, papagawin ko pa ng opening yan sa glass door. Para meron po tayong malaking door area. Kung saan po yung mga kailangan ipasok ng malalaking gamit dito sa bahay o ilalabas. Diyan po natin dinadaan. So, binsan lang naman yan gagamitin, hindi naman lagi. Nice. Ayan po, ito po yung kulay dito sa pastina. Nice. So, dahil gusto po ni Rab na may something may kulay or something attractive sa mata, ay yan po yung napili natin kulay. Maliwala siya sa mata. Yahoo! Para siyang may color brown na orange. Parang pomelo na may halong something mocha, something ganyan po. Ayan na po, ikakabit na isa niya here. Na po! Naikapit na ang ating chandelier ni Juana po. Yan! Kakasilaw! Nice! Ganda nang napili ko. Yo, talaga ba? Ako napili yan eh. Talaga ba? Yan na naman si Grace ka do? Si Credit Grabber! Ganda! Yabas ka ang buhay ko. Ay, wow. So ayun po, sana po nag-enjoy po kayo sa update or sa part 2 po ng aming house renovation. Kung meron din po kayo mga suggestions din dito sa bahay, kindly free to comment din po para at least madagdagan pa po ng more ideas kung ano yung pwedeng gawin dito sa bahay. Nice. Yun pong kaya lang po namin din na masakaling magawa dito sa bahay. Pero syempre, meron na rin pong mga nasuggest po sa amin. Yung pong mag-interior design and ayun po, waiting na lang din kami ni Rob sa graphic design. Yung pong kung talaga ano yung plano dito sa bahay. Kasi actually, ang inuuna naman po talaga is yung sa church. And actually nga po yung mga inuuna ko pong orders ngayon na mga lights din po na kailangan sa church. So kasabay na rin po yun ang ibang lights na ilalagay dito sa bahay. So, sabay na pong darating yung mga in-order po naming lights. So, yun. Excited na rin po ako na ma-install yung lights dun sa church kasi ang mga pinili ko po dun ay simple but elegant na dating ng lights. So, actually, pinakita ko naman siya kay Rab nung napili ko na and nagustuhan naman niya. So, nice. At least kada paano natutuwa ako at may approval din ni Rab yung napili kong lights. So, ayun po. Sana po nag-enjoy po kayo sa video na ito. And maraming salamat po sa inyong panonood. And maraming salamat po sa inyong suporta. And God bless po sa lahat.